Mga kapatid, asahan na raw ang pagkaantalan operasyon sa NAIA at iba pang kalapit na paliparan sa Lunes. Magpapatupad kasi ng no-fly zone ng Civil Aviation Authority of the Philippines para sa pagdating ni US President Barack Obama. Yan ang report ni JVR Sen. Sa Ninoy Aquino International Airport sa Lunes, lalapag ang Air Force One sakay si US President Barack Obama. Bago pa man ang dating niya, ipatutupad ang no-fly zone sa NAIA at sa mga paliparan sa Sangli Point, Plaridel, Bulacan at Lipa, Batangas. For all aircraft to expect delay due to special operations. Bali, mga 2 hours yon. There will be a no-fly zone or a temporary prohibited area established at the center of the airport. Muling ipatutupad ang no-fly zone sa departure ni Obama sa Martes. Wala pa man si Obama, araw-araw na ang kilos protesta laban sa Amerika. Kanina nagsunog ang mga militante ng watawat ng US sa liwasang Bonifacio. Patikim pa lang daw ito, magpo-protesta rin sila sa pagdating hanggang sa pag-alis ni Obama. Ang mga effigy na ito ang pinakamalaki na raw na ginawa ng grupo laban sa kasalukuyang administrasyon. Isa lamang ito sa mga dapat asahan sa kanilang malawakang protesta sa Lunes. Simbolo rin daw ito ng kanilang mariing pagtutol sa layunin ng pagbisita ni Ginoong Obama. Binabatikos ng mga militante ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at US na magbibigay ng dagdag access sa tropa ng mga Amerikano sa mga kampo militar ng bansa. Pero para sa US-based group na US Pinoys for Good Governance, malaking tulong ang kasunduan para matigil ang pambabraso ng China sa Pilipinas. Hirit nga nila kay Pangulong Aquino mag-request ng drone kay Obama. Well, we are already at war. Okay, in the sense that China is being very aggressive in getting close to us. Umaapila rin kay Obama si Juanito Itaas na nakulong dahil sa pagpatay sa US war hero na si Colonel James Roe noong April 1989 sa QC. Sa kanyang open letter, hiniling niya kay Obama na mamagitan para makalaya siya. Higit 2 dekada nang nakakulong si Itaas pero iginigit niyang wala siyang kasalanan. JVR Sena, News 5.